Hello guys, so solve natin itong problem number one. Ang tinatanong dito, spacing ng nail. Basahin mo rin problem, meron daw box beam. Ito na, nakadetalye dyan sa problem. At nagkikerry siya ng vertical shear na 2 kN. Okay, last handout, we discussed that vertical shear has an effect on the horizontal planes of beam. Diba? Nag-slide yung horizontal planes. So therefore, kung mag-build up tayo ng section, ayan, kailangan natin pakuan para hindi mag-slide itong plate na to na hindi naman nakakabit doon, di ba? So kailangan mo siyang pakuan. Kung sa steel sana yan, lalagyan mo ng rivets, di ba? Para hindi mag-slide itong horizontal plate na to. Kasi practical lang nga, may imagine mo mag-slide yan eh kapag ka nalagyan ng load, mag-slide itong mga planes na to. So siya yung pipigil sa sliding. Okay, ang tanong, gaano kasinsin, no? Gaano kasinsin yung magiging spacing, okay? So, depende sa capacity ng mga rivets. Kaya, mapapansin ninyo, mayroong given dyan na capacity ng rivet, ng nail, na 150 newton each. Okay? At ang spacing is given by this formula. Same lang din magiging derivation nito, guys. Find it for yourself na lang, no? Ri over QV, no? So S, the spacing or the pitch, we also call that the pitch, is equal to the Ri over QV. Sa Ri ka ba? Charot lang, okay? Ayan, so, syempre, paano po, di ba? Ayan. Okay, so ngayon, guys, solve natin to. Oh no, ano ba talong dito, guys? Ano daw yung spacing? Ayan, hindi kunin lang natin to, di ba? Okay. Meron lang akong gustong iklaro, no? Yung R dito is the resistance of the rivets or the nails in every spacing. So, ito yung tributary area niya. Ayan. Ayan. Yan yung tributary area niya. Dalawa ang pumapalag dyan. Ayan. So, since dalawang 150 newtons ito, 150 newtons din dyan, ang ating total R, R is equal to dalawang 150 newtons. So, 300 newtons. Okay na? Okay, kumpilin ko naman si I. Ang I naman natin is 100 times 200 yung total height, cube over 12. Bawasan ko ng yung butas sa loob. So that is 50 times 150 cube over 12. Ano kaya yung I natin? 52,604,166.67. Okay? And then, ano naman yung Q? O, alam nyo na kung paano kunin yung Q. Titignan mo yung area na mag-slide. So, since ito yung yung plane, horizontal plane na mag-slide. So, since ito yung nag-slide na plane, yan yung nag-slide na plane, di ba? Pinipigilan ng ating nail. Therefore, ito yung kukuhanan natin ng static moment of area. So, napakadali lang ito, guys. Pwede kong bilisan. This is 75, kalahati ni 150. This is 25. So, therefore, ang aking moment arm ay kalahat. Ayan. So, this is 100 by 25 times 75 plus 25 over 2. Di ba? Alam nyo na kung paano kumuha niyan. So, ito sagot. 218,750. Ayan. Ang V natin given to be what? 2,000 newtons. 2 kilonewtons eh, di ba? Therefore, the required spacing is Ri over QV. Be consistent with the units, ha? Ito. Kung naka-Newton yun, Newton din dapat yung V mo. Okay? So, anong sagot dito? Pag scalpak natin yan, ito guys, 36.07 mm. So, paano ako pipili sa board exam, sir? Tingnan mo yung mas mababang, pinakamalapit na mas mababa. Okay, halimbawa, 30 mm. Okay? Yes ba guys? Kapag kay spacing, kailangan i-round down mo. Napakadali lang naman pilihan sa choices eh. Tignan mo lang kung nasaan yung mas safe. O diba? Alam naman 40 mm, medyo delikado na. Kasi tandaan nyo, mas safe tayo kung mas masinsin yung ating mga spacing. Okay? So, ganoon lang yun. This is problem number one. Okay guys. Ayan. Ito naman yung problem number 2. Actually, past board examination question ito, guys. So, may built-up section tayo. Built-up yan. Composed of white flange. May isang white flange. Tapos, binaliktad yung
channel, tapos ni-rivet siya doon, no? May spacing yung rivet. Okay? So, simply supported daw yung beam na yan, ginawang simply supported beam. And then, mayroong concentrated load doon sa gitna na P. The question is, ano daw, what concentrated load P can be supported at the center of the T-beam if the shear stress in the rivets is not to exceed 100 megapascals? So, yun yung tinanong dito, guys. So, doon pa rin, ang working equation natin is S is equal to Ri over QV. Okay? Given nga lang tayo dito ng spacing, unknown yung V. Okay? Which is doon natin makukuha yung P. Okay? Draw muna natin yung shear diagram para malaman natin yung V na gagamitin natin, engineers. Una, isosolve ko yung reactions. Okay? Reactions, ha? Bago ko masolve yung reaction, kailangan makuha ko muna itong W. Sir, bakit naging ganyan? Eh, sabi dun sa problem, P lang dun sa ano? So, may gitna. Tandaan guys, meron siyang self-weight. Okay? So, yung self-weight na yan is given naman dyan sa my properties. Di ba? 50.4 tsaka 143. So, 50.4 plus 143, yan ay kilogram per meter. Para maging kilonewton per meter, ito times ko ng 9.81. Edi newton na yon. Didivide ko ng 1,000 para maging kilonewton. Okay, so kilonewton per meter na yan. Wait lang guys. Okay, 1.897 kilonewton per meter. Kaya naman, ang reaction is... Ay! Ito pala. 8.54, ayan. Ito ay 8.54 plus kalahati ni P. Okay lang, guys? So, paghahatihan nila yung WL, tapos paghahatihan pa nila yung P. Okay? So, kapag rinaw natin yung shear diagram, eto na ngayon yung maximum shear. Okay? Yan. So, eto ngayon yung shear natin. V na maximum ay 8.54 plus 0.5 of P. Alright? So, ayun na guys. Nakuha na natin yung V. Di ba? Kuha na natin yung V. Ang problema nga lang, wala pa tayong... Ah, sorry. May S na rin tayo. Di ba? Okay. So, pwede na kaya natin masolve yung P. O no, ano kaya ito? So, paano naman yung spacing natin? Given 150 millimeter. Given, di ba? Ano pang kulang? Ah, kailangan natin ng I. Oh no, the moment of inertia. Okay, para sa moment of inertia, tinuro ko na to sa statics. Kaya naman, engineers, mabilis ko lang itong gagawin, okay? So, guys, given na siya, may given na property ni I-beam at property ni C-section. Kaya, meaning to say, isa, dalawang area lang talaga ang meron ako. Kasi given naman na yung mga moment of inertia nila sa X at Y. Okay? Kaya naman, meron na lang akong dalawang components. Okay? So, hindi pwede dito yung summation of X squared divide 12, di ba? Kasi hindi naman siya rectangle. Kaya, pupunta tayo sa mode 3-2. Pero wala tayong ilalagay sa X. Okay lang guys? Kasi ang kailangan ko lang yung transfer. N sigma y square. Yun lang ang kailangan ko. So dito, y bar, galing dito engineers, yan ay 461 over 2 para sa area 1. Okay, para sa area 2 naman, yan ay 461 plus 10.2 minus 20. Yan o, 461 plus 10.2 minus 20. Yan yung centroid niya. Galing dito, di ba? Centroid nilalagay dito, tama? Centroid. O, dito na. Area naman lalagay natin sa frequency. Ano yun? 6. Ay, teka. 190. Tapos dito, 6426. I hope you understand that. Press AC. Tapos kunin mo yung N sigma y squared, store mo sa A. Kunin mo yung y bar dyan na yung centroid. Okay, ito muna yung y bar, 288.11 mm. Store ko si N sigma y squared, store ko na siya sa A. Okay, so makukuha na natin yung moment of inertia about the neutral axis. Summation of I centroidal
plus summation of AD squared. Okay na to, nakuha na natin si N sigma Y squared, kaya eto na lang. Okay? So, unahin ko. Ah, meron silang kanya-kanyang isectroidal. Itong Y flush na to, meron siyang IX na 699 times 10 raised to 6. Okay? Plus, para naman sa channel, ang gagamitin kong isentroidal ay yung IY. IY dapat ha. So bakit ganun? IX nilagay mo dun sa Y flush, tapos dito IY. Kasi guys, pag binigyan ka ng property ng channel, ito po ang ibig sabihin niya, nakatayo siya. Kaya ito talaga yung x-axis niya, ito yung y-axis. Is that clear? Kaya binalitan natin pa kami, ibig sabihin, yung moment of inertia na gagamitin natin, yung IY dito. Di ba nakalagay niya, no? X is equal to 20 sa properties of channel, di ba? O ayan, kaya x equals 20 yung binaligtad siya. Okay, so klaro yun guys ha. IY ang gagamitin ko dito, 3.88 times 10 raised to 6 sa sinagtad ko si A. Yan na, kuha na natin si moment of inertia. Tama ba? 3.38 pala. Sorry. 3.38. Sagot, 933. 933,671,995.7. Ayan, mm to the fourth. Yan, nakuha na natin si I. Ano na lang kulang? Q. Yung Q na lang, no? Sir, paano yung Q, sir? Okay. Ilan nga ito? 288.11. Therefore, gaano kalayo itong matitira dito, engineer? Guys, madali lang yan, ha? I-add mo to, minus mo si 20, minus mo si 288. Yan ang matitira. 163.09. Ngayon, guys, sa pagkuha ng Q, titignan mo yung mag-i-slide na plane. Diba yung usapan natin, titignan mo yung mag-i-slide na plane? O diba ito yung mag-i-slide na plane at yan yung pre-prevent ng ating... Diba ito? Ito yung mag-i-slide na plane. Yan yung pre-prevent ng ating... mga rivets, tama? At yung area na mag-i-slide, kapag nag-slide yung horizontal plane na to, ay itong buong area na to. Yung buong area ng channel. Tama nyo ba guys? Okay, yung buong area ng channel, kaya yan ang kukuhanan natin ng Q. Kaya naman, para makuha natin yung Q, that is what? Area ni channel times 163.09. Ano ba yung area ni channel? 6426. Kaya ilalagay mo niyan, 6426. 048016.34. Ay, ganyan lang guys. So, yung P... Ah, gulang pa tayo ng R, no? Para naman sa R, engineers, di ba force is equal to the stress times area? May given tayo na allowable shear stress na 100, mumultiply natin sa area ng kada rivet. So, times 16 squared, 16 yung kanyang diameter, pero dahil dalawa sila, times 2. Okay, yan yung resistance natin. Okay. Ang sagot dito ay 40,212.39 newton. Kaya lang, since yung V ko naka-kilonewton, gagawin ko ito 40.21 kilonewtons. Kasi guys, kailangan, pag sinalpak ko dito, Ri over QV, pareho ng unit si R at saka si V para mag-cancel out. Sana naiintindihan guys. Yan ang pasok natin dito. 150, R is 40.21, I is 933.672 times 10 raised to 6 all over Q 1.048 times 10 raised to 6, tanggal lang, times V is, ayun na, 8.54 plus 0.5 of P. 460.57 kilonewtons. So, this is the maximum P that can be loaded at the
lead span in order not to exceed a shear stress of 100 megapascals in each rivet. So, ayun guys, yun yung application ng ating horizontal shear stress. Okay?